live sa linya ng ating pong telepono ang pinagkaisahang samahan ng chopper at operator nationwide o piston na tinatawag ang kanilang national president, si Moody Floranda. Moody, Kamudi. Magandang hapon po. Magandang hapon, Kamudi. Kamudi, kumusta kayo? Nakakalungkot isipin na mawawala ng kabuhayan. O nga, Kamudi, ako, makikiisa po ako sa inyo at alam ko yung damdamin na ipinaglalaban nyo dahil napakarami. Ilan po ba ang members no ninyo, Kamudi? Supna sa buo po ay nasa 100,000 po sa buong bansa. Sa buong bansa, 100,000. Opo, opo. At 100,000 na yan, palagay mo na ang mga anak niyan o membro ng pamilya niyan ay pinakamakokonti is 5. Yung 100,000 na yan, i-times mo sa 500, napakadaming bunganga at napakadaming gugutuming tao ng DOTR sa paghindi nila pagsama o pagsang-ayon sa naabiyahin na bumiyahin. Ano daw bang dahilan ng DOTR dito, Kamudi? Di ang ginagamit ng DOTR at ng LTFRD, yung sinasabi nila yung usapin daw po ng yung katiyakan sa usapin ng kalusugan, ano, dahil daw po yung jeep ay sinasabi nila itabi-tabi, ano, magkakatabi daw po yung pasahero. Pero sa bahagi namin, sa bahagi po ng mga jeepney ay handa naman sumunod doon sa sinasabi nila ng ITF na 50% pa passenger. Kung ang jeep po ay 20-seater, ay magiging 10-seater dahil maglalagay naman po ng mga division para doon sa paniniyak na mapapangalagaan po ang mga pasahero at ang driver. Yes, may sinadmit po ba kayo sa DOTR ng design po ninyo? Kasi ang sabi kanina na narinig ako na kaya daw medyo pag-aaralan pa na pababiyahin kayo kasi ang tapatan daw yung design. Sabi ko nga, kung tapatan, pwede naman i-design ninyo yan nang hindi magtatapatan yung mga pasahero kasi 50% lang naman eh. Meron ba kayo ka-moding design na ginawa o module na ginawa para na pinresentan ninyo sa interagency natin? Yun po yung malaking problema ng DOTR at ng LTFRB na wala naman talaga silang pinoprovide of guidelines, ano, kung paano yung magiging conducts sa bahagi po ng mga jeepney. Pero bagamat wala silang ipinurubayad na muljur kung paano, ay mismo na po yung mga driver at operator ang nag-inasatiba na paano matutugunan at pangangalagaan nga yung mga pasero. Nagawa na po sila ng ginawa na nilang kwarto-kwarto yung loob po ng jeep, yes, na hindi sila pantay-pantay, hindi sila tapatan, kundi salisihan. Yes, at nagkaroon na sila ng division din sa gitna mismo po ng jeep para hindi nga magkakaano yung mga pasahero. Pinakita niyo na ba ito sa media, Kamudi? Ano po yan? Lumalabas po sa national media, lumalabas po sa mga social media. Yung mga jeep na pinupus po natin na naglagay na ng mga division sa kanilang mga jeep. Ang isang ano po nga dyan, halimbawa yung Baguio. Yung Baguio po, bakit pinayagan ng local government na bumiyahe? Kasi ginawa po nilang nagkaroon na po sila ng mga division sa loob po ng mga jeep. Kaya isa po yan doon sa nakapagpano sa mayor ng Baguio na pinayagan. Dahil tayo po ay handa tayong sumunod doon sa sinasabi nilang policy para pangalagaan nga po yung kalusugan. Dahil ang mga driver, siyempre sa bahagi po namin, ay mahigit namin nga pangangalagaan yung kalusugan namin sa po ng aming pamilya at aming mga pasahero. Yeah, nakakalungkot nga, Kamudi, dahil gaya lang sinabi mo, na sa kayo na nga mismo ang gumawa ng module para masabi na maipasa. Makita ng interagency na to para maisama din kayo. Ngayon, kitang-kita, alam mo, Kamudi, kahit sino naman ang tatanungin dito, mukhang ginagamit ng DOTR yung kanilang programa na modernization ng mga jeepneys natin. Mukhang sinasamantala nila sa pagkakata. Sana naman, pumapayag naman kayo na i-modernize. Kaya lang mayroong mga ibang issue. Pero sana sa pagkakataong ito, mayroon tayong problema eh. May pandemic na problema. Huwag sana nila muna isabay.
wag muna nila isabay. At hindi nga nila kaya pakainin o sustentuhan yung mga drivers na mawawalan, ha? Mawawalan ng kita at paano naman kanilang mga anak. Hindi nga, nabigyan na ba kayo ng ayuda ng pinangako nila, Kamudi? Ano naman po yan, may kasabihan eh. Nangako na, gusto mo pa to pa rin. Ay, Diyos ko po. Sa Bisaya, sa Bisaya na mo, di ha? Ang pinakano nga po, hindi sa bahagi po namin, yung tingin namin, ay sa loob po ng tatlong buwan, ay tatlong buwan din po nilang ikinakampanya, yung modernization, ano, yung pagtutulak talaga nila ng kailangan magka-modernize of the jeepney na daw, yung sinasabi nga ng LTFRB. Kaya sa gitna nga po ng COVID-19, ang pinag-uusapan sa resolbahin, yung usapin ng pangkalusugan, ang nare-resolve nila kung paano matatanggal po yung mga pampublikong transportasyon dito sa ating bansa. Yes. Na kami naman po ay sa bahagi naman po ng sektor ng transport, ay hindi naman kami tutol doon sa usapin po nung tinutulak nilang modernization. Ang tinututulang po lang natin dito, yung pamamaraan ng kanilang pag-modernize. Bakit ba kami ay kailangan namin bumili ng ubod ng mahal na halaga ng sasakyan? Correct, correct. Na nagkakahalaga ng 2.5 to 2.8 million. Alam mo na ka, hindi naman kakayanin ng mga individual na mga operator. Yes, ano, Kamudi, ha? Meron ako ipapakita kung may monitor ka. May papakita ako na napakamahal talaga yung 2.5 na yan. Meron ho kasi ako sasakyan na Hyundai na H350. Ang halaga ho nito is 2.7. Hindi ho hamak na napakaganda kaysa sa itong sa modernized na jeep na sinasabi nila ng 2.5 na hindi mo maintindihan na kahon kinuwadrado, nilagyan ng upuan, binyahe na. Ibig kung tutusin, mas maganda pa yung mga jeep natin nung araw eh. Kaya talaga ako naniniwala dahil ako, jeepney, driver din ako ng jeep, Kamudi. Biyahing kaya po ilalim, nagdadrive ako nung araw eh. Kaya kabisado ko yan, kaya't naiintindihan ko rin damdamin ninyo. Sino ba hindi gustong i-upgrade yung ating mga sasakyan? Kaya lang, wag naman tayong pagkakitaan. Wag naman, ginagawa nilang negosyo eh. Samantala, kung tayo ang bibili, doon sa mga dinisign nila, doon sa mga sinusubo nila sa atin, kung tayo bibili niyan, pinakamahal niyan is 1.5. 1.5 ang pinakamahal niyan. Pero anong ginawa nila? Ipinapasa sa inyo, sinasaksak nila sa inyo yung 2.5, yung 2.5 na presyo, at bibigyan kayo ng subsidy na 80,000 para tanggapin niyo lang. Katarantaduhan ang ginagawa nila yan. Mga po, at yung pong sinasabi nilang 80,000 na yan po ay nakalagay doon sa 2017-011 sa ilalim po ng Umbubus Franchising Guidelines, yan daw po yung counterpart ng government sa usapin nga po ng modernization. Pero yan po yung 5% of interest nung 1.5 million nung panahon ng 2017. Pero sa ngayon ay ang isang muling pinagyayabang ng DOTR at ng gobyerno ay nagdagdag na raw sila ng 80,000 kaya 160,000. Pero ang hindi nila inaamin dito yung pagtaas ng halaga ng kanilang inilalakong sasakyan na umaabot nga po ng 2.8 to hanggang 3 million yung halaga ng sasakyan. Kaya tumaas yung sinasabi nila at ito po ay hindi ito yung sinasabi nila na kanilang ayuda na para makapasok ang mga driver at mga operator sa modernization. Ito po ay bahagi ng babayaran din ng mga operator. Hindi po ito libreng ibinigay ng gobyerno. Totoo yung Kamudi. Ito nga, nakakalungkot na yung mga nakaupo dyan sa DOTR, kung sino man ang nakaisip nito na i-modernize, pinagkakapirahan ho talaga. Wala hong maniniwala na hindi ho pinagkakitaan nila yan. Dahil sa halaga pa lang, ng mga unit na binebenta nila, mapapadyos ko po ang nakakaintindi. Nakakaintindi. Meron nga dyan eh, napakakipot, napakataas. Eh mukhang hindi ho, mas safety pa yung jeep natin eh. Eto baka mabundol lang nga, mabunggo ng bisikleta to, tumuwad to eh. Kaya nga pong nangyari sa Commonwealth, wala namang kabanggaan pero tumataob. Kaya nga, sa pagliko, biglang lumiko, ay tumaob na. O yan ba yung safety na, no? Nakakalungkot Kamudi dahil ang kagustuhan ng ating presidente ay sinasamantala ng mga nakaupo dyan na
paduduguin pa yung mga taong mahihirap. Kamuti, kumusta naman yung mga membro ninyo, lalo na yung Piston 6 po ninyo? Sa kasalukuyan ay maayos naman po yung ating mga kasama, no, yung nakulong ano ng anim na araw at yung dalawa ay pitong araw na nanakulong sa simple lamang na panghihingi ng suporta mula sa mga mamamayan. Dahil nga doon sa patuloy na kawalan ng hanap buhay sa loob nga po ng 3 taon ay napilitan silang manghingi ng suporta. Pero sa dapat ay pakinggan ng gobyerno at ng ating kapulisan yung bakit nga ba nanghihingi ng suporta yung ating mga driver ay ito ay hinuli pa, no, at kinulong pa. Kaya, at inilagay sa mga maliit na piitan na halos umaabot po ng 153 yung alaman ng anong detention center. Kaya mayroong dalawa, no, may yes, dalawa po sa team na nag-positive. Pero so far sa ngayon po naman ay nasa maayos silang lugar at pinangangalagaan po ng ating mga makabayang mga doktor. So hindi ho na-isolate to sila o na-quarantine to sila, hindi ho sila na-quarantine sa ospital, kundi doon sa mga... Opo, naka-ano naman sila sa ibang lugar. Okay, tatawag po ulit tayo. Medyo naputo lang at napakahina. Oo. Hindi pa naman aprobado yung terrorist bill, eh. Bakit pinutol nila? Yeah. Gagalit si Clinton. Ayan, tinatawagan huli natin. Hello po. Ay, Kamodi, pasensya na ho kayo. Hindi pa naman aprobado ni President Duterte yung anti-terrorist bill, eh. Bakit kaya tayo pinutol? Yan po yung bahagi nung sabi sa ang ano nga ho natin, wala pa man yung anti-terrorism bill ay tinitutorize na. Uh-huh. Yung mga mamamayan. Itong plano pa lamang po na napisaot sa mga pampublikong transportasyon ay pagtutorize po ito ng estado sa karapatan at kabuhayan ng mga driver at mga operator at ng mamamayan. Dahil na mawawalan ng mas murang mas transportasyon yung ating po mga manggagawa na hindi naman talaga tumataas ang sahod. Kaya nga isa batas man yung anti-terrorism bill ay tinitolerize po yung karapatan natin. Kaya nga Kamudi, ako yan eh, itong mga nakaupo dito sa atin, ha? Sa tutan ako, naniniwala talaga ako, ang kalaban talaga natin dito sa korupsyon at dito sa bansa nito ay kapwa Pilipino natin eh. Pero mo, ipinagpapalit yung ating mga manggagawa o ang ating mga gumagawa ng jeep na mas magagaling. Ha? Dito sa Made in China. Oh, pati puputol po. Napuputol-putol ka mo diyan, no? Pwede niya. O nga eh, mukhang nakatap yung telepono niyo eh. Mukhang mino-monitor ho kayo ng mga intelligence eh. Kamodi. Apo. Mukhang mino-monitor, mukhang tinap po yung cellphone niyo eh. Kasi yan ho yung palatandaan na pagka nakatap ang cellphone mo, ay paputol-putol ang signal dahil kinakain ng minomonitor ng mga ahente ng gobyerno ho dyan. Ginagamitan ng device, ano po? Oo, ginagamitan ka ng device. Oh, sira ulo talaga itong mga ito, no? Kamudi. Oh, mataas naman yung lugar ko. Oo nga, mataas din itong lugar namin eh. Kaya talagang itong mga listener ng kayo mga Intel, huwag nyo munang itatap yung cellphone ni Kamudi. Pinag-uusapan ni namin dito eh para kapakanan ng mga mahihirap na ating mga jeepney driver. Kamudi. Apo. Naririnig niyo ako? Hello. Ang pangit na. Hello po. Hello. Kamudi, tatawag na lang ho kami sa inyo uli ho, ha, Kamudi, ha. Hello. Apo, sige po. Okay, Kamudi, sige. Salamat. Sayang ho, ang ganda ho sana ng talakayan natin, kaya lang eh mukha ho nga may nakikinig na third parties.